Hello mga manay, welcome sa aking kusina at ngayong araw na to ay isa sa mga request ninyo ang aking ituturo, ang aking version ng Filipino style cheesecake o jiggle cheesecake na matagal nyo nang nire-request sa akin at gusto ko pagkakitaan nyo rin tong ating recipe na to. Napakadali, napakasarap at talagang magugustuhan ng ating pamilya na pwede nating pangregalo ngayong palapit ang Valentine's Day. Nako, sigurado, magugustuhan nyo itong ating recipe. Kaya, huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin ang ating mga sangkap na kakailanganin. Ngayon, narito yung mga simpleng sangkap na kailangan natin dito para sa ating Filipino-style cheesecake o jiggle cheesecake. So, meron tayong cake flour. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Then, meron tayong 5 pieces large egg yolks. Then, meron tayong evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. Ngayon, kung gusto nyo mas mura, pwede naman ang tubig na lang. Tapos, meron tayong white sugar. 150 grams na cream cheese. Then, meron tayong melted butter. So, sa melted butter, pwede kayong gumamit ng melted margarine. Pwede rin po ang coconut oil. So, pwede na tayong mag-start. Ang uunahin po natin paghaluin ay yung ating cream cheese, melted butter, at yung ating egg yolks. So, napakadali lang po nitong aking version na to mga manay. So, unahin natin yung ating cream cheese. Ayan. Tapos, ilalagay na rin po natin yung ating melted butter. Ito po ay mainit pa para mas mabilis natin ma-mix at matunaw na mapalambot itong ating cream cheese. So, ayan. Kailangan mag-blend po sila bago natin ihalo yung ating egg yolks. Ayan, once na nahalo na po natin yung dalawang sangkap, kung mapapansin nyo, medyo siya crumbly, parang itlog. So, huwag po kayong matatakot, normal lang yan. Ilalagay na po natin yung 6 egg yolks. Then, imix lang po ulit natin. Ito po ay Filipino style at ito po yung aking version ng cream cheesecake o yung ating jiggle cheesecake. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng hand mixer. Pwede rin po ang wire whisk para mas mabilis nating ma-mix. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, nag-smooth na yung kanyang texture. Ayan. Then, isunod na po natin yung ating white sugar. Tapos, i-mix lang po ulit. Then, isunod ang evaporated milk. Pwede po ang fresh milk. So, yan. So, pwede na po ito. Pwede na natin pagsamahin yung ating cake flour at itong ating liquid ingredients. So, dito ko ililipat yung ating liquid ingredients para mas mahalo natin ang maayos dahil maliit itong ating lagayan. Ayan. Ngayon, gamit ang salaan, ay kailangan natin salain yung ating cake flour para pino at walang buo-buong harina na masasama. Mabilis po natin mahalo. Ngayon, bago natin haluin, ay nakalimutan ko ipakita. Maglalagay din po tayo ng corn flour o corn starch dito sa ating cake flour na nilagay. So, gamitin po ang salaan. Ayan, pagkatapos nito, pwede na po natin i-mix.
So yan, once na smooth na po yung ating butter, so pwede na natin tong iset aside at gagawa naman tayo ng merengue para dito sa ating Filipino style jiggle cheesecake. Ngayon, para sa sangkap ng ating merengue, eh meron tayong egg whites. So dapat po sa mga bago lang na nanonood, siguraduhin po na toyo yung inyong paglalagyan at walang patak ng konting egg yolks ang inyong lagayan para po masigurado natin na makuha natin yung stiff peak na nais natin. Pati rin po yung ating gagamiting hand mixer o stand mixer. So ang gagawin po natin ay paghahaluin po natin ang egg whites at yung ating cream of tartar na 1/2 teaspoon. Ngayon kung wala kayong cream of tartar, pwede kayong gumamit ng calamansi juice, lemon juice, pwede rin po ang suka. So gamit ang hand mixer, ay imimix po natin to o ibibit po natin to until magbubble itong ating egg whites at saka po natin dahan-dahan ilalagay o ibubuhos itong ating puting asukal. So pag nag-start na po na ganyan, na nagbubble na, ay dahan-dahan po natin ibubuhos yung ating puting asukal. So, paunti-unti lang po, huwag nyong lahatin. Hatiin nyo sa tatlong lagay. So yan, stiff peak na itong ating merengue. So pwede tayong mag-combine ng ating sangkap, yung ating butter at itong ating meringue. So napakadali lang po, huwag nyo po kagad lahat ilalagay itong merengue dito sa inyong butter. So paunti-unti lang, hatiin nyo sa tatlo para maganda po yung mix ng ating mga sangkap. Then huwag nyo pong i-overmix. Dahan-dahan para hindi po bumagsak yung ating merengue. Kasi hindi po tayo naglagay ng baking powder. Pansin nyo, wala tayong baking powder na nilagay at hindi rin tayo naglagay ng salt kasi maalat na po yung ating cheese. At itong ating merengue, siya yung magiging pampaalsa o hindi babagsak yung ating cake. Ayan, para ma-maintain po yung lambot at ganda ng pagkakabake natin. So, kung kailangan, huwag nyo pong haluin ng mabilisan. Dahan-dahan po, kasi hindi naman tayo nagmamadali. Para makagawa po kayo ng masarap, fluffy, at jiggle na cheesecake. Ito po ay Filipino style. Alam ko marami po dyan sa ating nanonood na magagaling mag-bake. So, ito po ang aking version na gusto ko lamang pong i-share sa inyo para masubukan ninyo at tikman ninyo kung ano yung pinagkaibahan sa ibang natitikman ninyo. Pero ito po ay napakasarap, napaka-fluffy, napaka-cheesy nung lasa niya talaga. So yan, ilagay na natin lahat. So yan, okay na po ito. So meron ako ritong nakahanda na pan. Ang size po nito ay 7x3 yung kanyang size. Tapos naglagay po ako ng parchment paper sa loob. Tapos sa gilid. Ayan. So napakasimple lang. Dapat po nakapag-preheat na kayo ng oven ng 150 Celsius ang init. Para diretso na po natin to i-bake. So maglagay na po tayo dito. Huwag nating pupunuin. Dapat 3/4 lang po nitong ating pan. Kasi aalsa pa po yan. Ngayon pagkatapos po natin maglagay dito sa ating pan ay 3 beses po natin itaktak para matanggal yung bubble sa loob at gagamit tayo ng another pan para maging water bath niya at maglalagay po tayo ng 2 cups of hot water para mas maganda po yung pagkakabake ng ating Filipino style cheesecake. At ibibake po natin to sa init na 180 Celsius ang init for 25 to 30 minutes at hihinaan po natin kapag kalipas po ng 25 minutes sa init na 140 Celsius ang init hanggang sa maluto na po yung ating Filipino style cheesecake.
Ngayon, ito na po ang ating Filipino style cheesecake. So ito po ay binake ko sa aking electric oven. So magdadash po ako ng powder sugar sa pinakaibabaw bago natin tanggalin dito sa ating pan. Tapos binake ko po to sa 180 Celsius ang init for 30 minutes. Pagkalipas po ng 30 minutes ay hininaan ko po sa 140 Celsius ang init hanggang sa maluto itong ating cheesecake. So tatanggalin ko na po siya dito sa ating pan. So gagamit ako ng baso. Gagamit yung baso. Ito yung aking pagpapatungan para mas mabilis kong matanggal itong ating cheesecake. Ayan, mainit-init pa talaga yung pan. Then, pwede kayong gumamit ng ordinary na pan ha. Kung wala kayo nito. Tapos, alam ko magtatanong kayo, pwede ba itong, ayan, pwede bang steam? Yes, pwedeng steam. Pwedeng improvise oven. Tapos, tatanggal natin yung gilid. At ang gamit ko po rito, yung isa, parchment paper, yung pinakita ko sa inyo nung una, eto naman po is coupon ban, yung puti na manipis. Ayan. Diba, napakaganda nung kanyang gilid. Puting-puti. Tapos, yan. Nagjijiggle siya pero mainit pa. Hindi ko pa siya matanggal. Wait. Dahan-dahan natin tanggalin dito. So, babalikta rin po natin yan. Maglalagay lang ako ng coupon ban. Tapos, ayan. Tanggal natin yung pinakailalim. Ayan. Kitang-kita nyo, napakaputi. Tapos, dahan-dahan po natin tanggalin yung balot niya sa ilalim. Ayan. So, hindi siya masyadong magjijiggle kasi napakababa lang po nito. Tapos, lagay po natin dito sa ating pinggan. So, hintayin pa natin yung isang nakasalang doon. So, ayan. Luto na muna itong isa. Ito yung una nating sinalang. So, naluto po ito ng 1 hour and 5 minutes. So, hindi ko alam kung bakit hindi ito nag-brown yung kanyang pinakaibabaw. Dahil ito ay sa electric oven. Tapos, ito naman ay sa gas oven. So, tatanggalin na po natin dito sa ating ayan. Then, tanggalin na po natin dyan. Patong ulit natin dito. So, papakita ko sa inyo yung kanyang gilid. Ito yung parchment paper naman yung aking ginamit. Ayan, napakaganda. Napaka-moist. Perfect yung ating pagkakaluto ng ating jiggle cheesecake Filipino style. Ito po yung aking version na sana ay masubukan ninyo. Magdadash din tayo ng powder sugar. Ito po ay optional. Kung ayaw ninyo, pampadagdag lang to ng ganda sa ating jiggle cheesecake. So, papatunayan natin paano ba naging jiggle to. Kailangan nagwi-wiggle-wiggle yan. So, syempre, paano ba magiging jiggle yan kung hindi natin aalugin at yung magwi-wiggle-jiggle siya kapag sinishake. So, papakita ko sa inyo. Yan, kitang-kita ninyo, di ba? So, meron na naman kayong panibagong recipe na pwede nyong pagkakitaan at syempre talagang napakasarap po nito na pwede ninyong ihain, iregalo ngayong palapit ang Valentine's Day. Pwede nyo rin itong gawing cake, lagyan ng icing, o inuulit ko, pwede po itong i-steam, improvise oven. Ano, napakaganda, nagwi-wiggle talaga. So, pwede na natin itong tikman, pero ayoko itong galawin. Yung isa yung ating slice. Ayan o. So, ito yung pinakamasarap na parte, ang tiki man time. Este lemon time pala. So, dito ako magbabawas. Napaka-soft po nito. Napaka-yummy. Ayan. Ano? Sabi. So, eto na atin ang titikman. Ayan. Wow, napaka-airy.
nakatatlong luto na po ako nito. Nakatatlong bake na ako at talagang ang sarap. Mm. Hindi mo na siya ngunguyain. Kasi nagme-melt siya sa bibig kapag kinain. Kahit wala siyang frosting, eto pa lang, eh, panalo na. Mm. So, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At ayan, ang inyong request kung paano ba mag-bake ng napakasarap na Pilipino style jiggle cheesecake. Kaya sa aking mga members dyan, sa aking group page, Madiskarting Nanay Mel Choice, maraming maraming salamat sa inyong mga anak. At sana ay mas marami tayong matulungan ng mga bagong members na matutong kumita sa maliit na puhunan at may nansangkan lang kaalaman. So muli, kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Or pwede mong i-follow at i-like ang aking FB page, Madiskarting Nanay by Mel Choice. At pwede ka rin mag-join sa aking group page, Madiskarting Nanay Mel Choice. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At pwede mo rin akong i-follow sa aking Laika account. Ayan, i-follow nyo ako dahil mas marami po ako dyang pinopost bago ko i-upload. At abangan nyo po ang ating pa 1 million. Magpapag-game ba si Manay? Alam nyo naman eh, malakas kayo sa akin. Gusto ko kapag may mga blessing tayong natatanggap, kasama po kayo. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!